So ngayon, meron sila ditong forsa, mabilis mag-clear for the late game, pero if sila yung makaungos dito sa early game, mas maganda para sa side ng Hulawski. Pero kalaban na dito, nice baby meta, no? Meron ditong pahiling galing from the Estes, Oreshi dito gagamit ng mga Blessing of the Moon Goddess, and probably, mahihirapan din yung Hulawski penetrate yung kabila. Dahil yung Tyrant's Revenge, probably, ano eh, sasaluhin ng sasaluhin lang ni Cadenza. Pero para po ba sa'yo, Maring Athena, sa nakikita mo ngayon, in terms of the team composition, sino ang lamang dito sa dalawang teams? For me, although linear magiging damage yung AP Esports, I'm currently siding with them. Draft voice pa lang naman, guys. Because that is a Chango, and as well as may Grok sila eh. There's a passive na whenever he is around a rock formation, there is a slight movement speed. And as well as si Estes, I believe na kompleto si Ricardo si Estes. You have the heal, you have the setups with the Domain of Moon God, the slow effect, nakakainis talaga. Pero ito na nga, Mobile Legends Series 5, game number 2 na tayo. Hulawski Invictus versus AP Esports. 1-0 na ang ating score at hatid sa inyo ng Juicy Lemon. And ayun nga, Juicy Legends is supervised by the Games and Amusement Board. Yan dito, paglalaban-laban na dalawang teams dito sa may bandang middle lane. Clear agad ang AP Esports para makakuha ng Lethal Wonder. While our Link Korgad dito, kuha muna ng Orange Buff. Exactly, katulad nito. Simla, very aggressive muna tayo dito, Santi, ah. Kasi, ano kanina, Hulawski Invictus, sila yung nang mamama sa atin. So instead, let's just focus on babying it up! Wow! But, out of nowhere, Aiki again showing us na very scary, very, very frightening, sabi nga ni Bimax. Yung flame shot dito ni Aiki, and that is another flame shot kill for the Little Wonder! Na talaga namang hala Juicy Lemon yung moves. Diba? Juicy sakto, Lemon sakto talaga. Lang. Ano yung nagpa-energize eh. Na-power up dito ng Juicy Lemon. Iwas lose streak. Tuloy ang win streak talaga para sa side ng Hulawski Invictus. Pero ngayon si Cadenza, namamama lang. Gusto niya lang talaga ma-delay din yung pag-take ni Korgad dito ng kanyang purple buff. Yes. Dahil napaka-importante nito para sa kanya. Pero sabi dito ni Cadenza, paikot-ikot lang siya. And if possible talaga ma-delay niya, gagawin at gagawin niya. And as of now, si Wajizi nahihirapan din against the Lapu-Lapu. Pero as of now, Maring Athena, yung rotation dito ng dalawang teams, no, nakikita natin, parang ano eh, parang playing safe din talaga sila. Yes, they really have to play it safe, lalo na very crucial to for the side of ASP Esports. Pero dito, sa may bandang top, we could see a fight coming in dito, Sandy. Uy, papasok siya with the Tempest of Blades, pero may follow-up din dito ng Papoy, pero first blood, flame shot na naman ang follow-up, pero habulin pa nga ba siya, pero yung turret dito, grabe na yung damage, Doxus, may pagbawi, pero mukhang mapapa-atras. Hindi niya kinakaya yung damage dito from Korgad. Talaga napilitan silang umuwi. Pero that kill actually gave them a slight advantage dito. Pwedeng-pwede sila dito umuha pero ng Lord. Pero sinundan ulit ang follow-up. Follow-up. Nagpalapag siya dito ng kanyang Feather Gear Strike. Pero nabitin lang talaga dahil namatay din siya kaagad-agad. Habang si YGZ dito magpapanggap na damo. Mag-aabang ng magandang pwesto. At possible talaga na ma-steal to. Dahil si Korgad 1-2-3 mabilis yung mobility. Pero dito na nga Maring Athena. Na-reset pa. First turtle of the game, upper grass. Pero dito, Hulawski Invictus versus AP Esports. I like it na nagkaroon sila ng trade. Two core heroes ang nabigyan ng 1-1 score for each of the teams. Pero dito, stretching lang si Patty. Uy. Pero look at the fight happening right now, Hunty! Uy. Grabe naman dito yung knockout strike. Pero dito, yung Blessing of the Moon Goddess continuing the heal. Pero dito na nga yung Finch Boys. Tumalikod na mga bukod doon na parang nasa the voice. Pero Feather Gear will connect. Dito rin, co-connect. Sabi nila, hero muna bago kumuha ng turtle dito. Knockout din ng purple buff. Ubusin nila lahat ng resources. Talagang bibigyan nila dito ng mahirap na sitwasyon ang AP Esports. Nakita naman talaga natin, no? Kumbaga yung mga judges nga kanina sa The Boys, napatalikod, napapindot. I choose you. Kumbaga, pero that is a power of a move. Hatid sa inyo ng Juicy Lemon. Basta Juicy Lemon, mapapasarap ang lemon. Pero dito, ang donut natin, tumatry na chumani ng crab coin sa auntie si may bandang top. Sabi niya, kasi ang kulit ni Yuktizi nung game number 1 eh. Pakitaan natin doon ng Yagnarab donut moves. Pero dito, hold up top, auntie. Grabe yung pagpasok dito. Binudburanda nga ng magic setup dito. Meteor shower ko connect ha. Pero nakatakas naman siya. Pero andito na nga yung Tyrant's Revenge. May sakasabay na pagdaka. Pero that's Sonata will connect. Hindi pa enough yung damage dito ni Noxus. Pero may follow up. Flowing blood. Hindi itutuloy. El Piso SN. Andito na nga yung pag-heal. At mukhang natakot na rin yung Hulawski Invictus. Sabi nila, balik na tayo. Continue na lang yung ating drill. And nakikita natin yung dalawa side sa bottom lane. May sariling mundo. Sabi nila. Sabi kasi nila, ito kasi yun, Santi at Ine.
magja-German Cup siya. Eh, German Cup din yung pinractice ko. Alumni pala sila doon. But on the other hand, may bandang cup natin. Make it up! Mukhang napalalim ng bagya dito si Noxious, and that will give Hulawski Invictus another pick-off. Talagang ganda ng pag-ikot nila. Ginugulo lang nila dito si Donut, Cadenza din dito, nahihirapan. Pero there's like, it will connect. Flowing blood, nagdalawang isip. Sabi nila medyo mahirap dito, pre, pero sinarado na nga dito. Iskinit. Sabi nila, bawal kayong lumpas. Pero andito na nga, meron na namang pagbudbod na magic. Sarap, blessing of the moon, guys. Binitawa na rin ang Cadenza dito. Buhay na buhay at mukhang hapasin pa. Yung post nila dito, kulang na lang. Ibato niya pa. Yung tizi dito, kulang na. Pero yun yung wall. Masidestepan. Nakatakas pa. Pero sabi dito, ng Hulawski Invictus, hindi na kayo makakaisa pa. Pero Grak, hindi pa rin talaga sumusuko. May mission na, may vision pa. Sayang, sinisilip ko yung Alice. Pero mas gusto ni Directo yung... yung 1v1 ni Oreshi siya kaniwa, GZ, magkakaambahan lang sila. Oo, ambahan lang talaga. Gustong-gusto to ni Direk kasi minsanan lang to magpalagan tong dalawa. Ngayon lang nagtagpo ang kanilang landas at papasok na nga. May mga nakisali at ayun na nga yung Flicker, Tyrants, Rage, Setup coming in from AP Esports. Ang ganda na from Hulawski Invictus. Ang ganda na pagkakapasok niya. Turtle take na naman ang makukuha nila dito. Pero Cadenza hindi papayag. Going for the reset. Pero mukhang nagkamali siya ng paglapat ng wall. Pero another talon. Pati nagdalawang isip ulit. Noxious. Sino kaya makakuha? Pero the turtle hindi pa nakakuha. Pero tuloy-tuloy. Flame shot queen. Pero dito may initiation pa si Pati. Hindi pa tinapatapos. Santi. Oo, mukhang itutuloy pa rin nila. Pahinga na lang muna. Sabi nila kasi nakakainis si Aiki. Ang nangyari kasi dun, guys, ang tagal nilalawan ng AB Esports. Kumbaga, yung isang tropa mo, naging wingman ka na, pero inagaw lang ni Aiki. Yung heart-trap ng campus nyo, pero dito may bandang bottom side. Uy, may paghampas si Oreshi dito. Nag-Babies Fighter na, pero may healing galing din. Kami from El Piso. At andito na nga yung domain nila pag na for the extra slow. Pero mukhang maiipit sila dito. Pero hindi ata nila ina-expect na dalawa ang nakatago dito. Korga, this low on HP. Napilitan siyang umatras. Pero yung Granger dito, patuloy lang sa pag-iipon. Mamaya na raw sila mag-aaklas. Exactly. Kailangan talaga mag-ipon dito ni Noxious. If we would base it on the KD itself, that's a 302 Core God 123 na KDA. Meanwhile, Noxious is on about spot with a 020 na KDA, guys. Going back to the topic is that, kanina, guys, nakaranas ba kayo nung high school kayo pag may isang naliligaw, yung buong tropa kasama? Oo. Talaga, may mga haranang isa, pero full force sila. Pagdating naman sa away, walang iwanan, di ba? Bros before squad. Anyway, ganun nga, guys, yung nagiging tandem nila noon. Kumbaga, yung isa taga-katok, kasi isa taga-sigaw. Andiyan po ba si, ano, Robby? Kasi pinapahanap po siya ni Baymax, eh. Ganun kumatok. Merong teamwork na nangyayari. Ako kakatok, ikaw magsasalita dahil merong hiyaan. Yung dalawa. Pero andito na nga, mukhang may namumuo na mabakbakan. Pati dito, napilitan tumalo, napa-flicker out pa. Pero dito na ako kukulikta, meron pang wall. Sabi niya, saan ka pupunta? Andito na nga yung paghapol nila. Pero Noxious, hindi pa rin tumigil. Blood old, hindi enough flowing blood. Pero andito na nga yung feathered air strike. Makakancel lang siya. Nag-wings by wings matras. Core God, nagdadalawang isip kung papalagba AP Esports dito. Kahit nalugi sila in terms of the kills and the score, humahabol sila at sila pa ang nambubugbog. Pero as of now, Maring Athena, let's check our items. Bakit nga ba natatakot ang Hulawski Invictus sa AP Esports? Bakit ka namang hindi matatakot? Kasi naka-clock of destiny siya kay Lightning Truncheon. Na dito si Farsa, guys, or si Aiki, which means na bawat bagsak ng Feather Exec na humahagod na. Bloodlust Axeman yung first item dito. Ni pakita, pero wait, hold that thought, Santi! Papasok sila dito yung Blood Oath. Grabe yung pagsipsip. Pero andito rin yung Blessing of the Moon Goddess. Knockout strike, bibitawan niya. Pero mukhang hindi enough. The Dead Sonata will connect Noxious dito with a Rhapsody. Yakap na naman. Nahuli kasi walang follow up. Pati dito, magiging burger pati na lang talaga. At talagang kinain siya. AP Esports will continue to wreak havoc dito sa ating game number 2. Talagang gusto nilang bumawi dito. Mukhang sabi nila game number 3 pa tayo dito, Maring Athena. Sabi nila, download game lang yun. AP Esports nga, di ba? Aral yung panlipunan. Natututunan na namin yung mistakes namin from our yesterday's matches. Pero, going back, guys, sa item check natin, sumasakit na rin si AP Esports, ha? Kahit pa paano kasi, that is around 200 gold lead lang naman. And speaking of items, Demon Hunter for the first item dito ni Link, or the card got 1-3. But at the same time, UTZ will also be having the Clock of Destiny together with the Calamity Reaper. Bloodless Axe with the Brute First Breastplate naman para dito kay tropa natin
ating lapu-lapu or Ureshi, guys. Kaya naman pala may pagkakunat tuwing kumagamit siya doon ng Bravest Fighter niya. At the same moment, Chang-oh, kaya humahagod na yung kanyang meteor shower. That is a combination of init of lamig. Init-lamig combination, glowing wand, as well as dito yung ice wind wand. Brute Force Breastplate naman yung first item dito. Ni Granger going in for the tanky build, pero dito may 1v4 na ganap, Santi. Pero grabe naman yung pag-bite time niya dito. Kaso grabe rin yung kalaban niya. Nag-healing galing. Pero yun na nga. Nasimulan na nga sa pagsuntok. Yung top lane nila dito. Kasing taas na ng bundok. Pero tuloy-tuloy pa rin talaga yung pag-push nila dito. Hulawski, Invictus. Ayaw pa rin talaga magpatalo. Kahit na mabasagan sila o matanggalan sila ng isang miyembro, may pagbawi eh. May trade na ginagawa. Pero yung next po ng ating Lord, dun talaga magkakaalaman, Maring Athena. Pero ngayon, 8-6 ang ating score. 9-minute mark tayo. Mukhang may maiipit pang isa. Momsi, pero dito, lumalamang almost 1k gold. Deep finishing move. Flame shot. Queen Aiki on the move. But on the other hand naman, napapansin mo kanina nagkakasagutan lang ng kills dito sa 8 Esports and Hulawski Invictus. What's happening is that Hulawski Invictus focuses on the turrets, pero wait, hold that thought again. Pasok naman dito na gamit na nga dito yung Tempest of Place, pero Bravest Fighter gagamitin rin yung pantalon at pagyakap. Nakubuhan sila, Feather Nair Strike dito, saktong-sakto na Aiki. Napaganda ng pwesto 1, wings by wings, mga habol pa. LPG dito, wala nang magawa, wala na yung damage dealers nila. Noxious and Ureshi dito, bumagsak para sa side ng AP Esports. This will give Hulawski Invictus the advantage to take this Lord. What went wrong doon, Maring Athena? What went wrong is that AP Esports is too focused on teamfights that they forgot to also focus on the plan B, which is to secure the objectives. And makikita naman in terms of objective, that is 4 turret takedowns against AP Esports that only has 2. Yes, nakaka-mirror kayo ng trades, but at the same moment, what will be the use of the trades kung hindi naman kayo makakalawak pa ng map control or map vision? As well as dito sa middle lane, that is the greatest example. Buo pa yung third lane turret dito ng Hulawski Invictus. If we would compare it to AP Esports na mapipilitan silang maghiwa-hiwalay, one would go for the sides just to defend the possible segue move come from Hulawski Invictus, while the other hand, meron namang napipick off si Hulawski Invictus onto the top na na-witness din natin for UTZ and together with Aiki as well. And if we would base it sa mga core heroes lang nila or sa mga hyper carry, Core God 123 is doing a great job in dodging out the possible ganks and plays come from AP Esports while simultaneously going for the objective itself. Nakakapag-deny, nakakakuha ng objectives, and they're all hitting the right marks as well. Katulad niya to. Ayun na nga yung pinakat. Pero mukhang makakatakas pa sila. Pero inakat strike, kukonekta na nga. Ang ganda ng buwelo sa baisuntok. Pero kalaban niya dito, kasing dami ng buhok. Pero ayun, babagsak sila. At makaka-atras pa. Yung TZ will fall down. Pero may kapalit namang isa. Tepiso Blaze, bitawan na. Donut dito, napapicker out. Pero ano yung pantalon? Nagbintis lang ng bahagya. Donut dito, hindi pa nila nabutas. Babarian pa. Naku po, Guardian's Barrier has been used. Very useful talaga si Grax sa ganito klase ng posisyon. Karang Hulawski Invictus, they do not want to go into the late game. They need to punish AP Esports as early as possible dito, Santi! Mukhang bibitawan din nila dito at mukhang papakawalan niya. Kadenza dito maiipit, pero going for the tower lock, Hulawski Invictus will try to end this game right here and right now. Pero tuloy pa rin sa pagdepensa. Yakap na naman sa mukha, tapos Feather Dare Strike. Hulawski Invictus will secure this game number 2. And we'll go for the sweep. Sila pa rin talaga ang mas magaling dito, Maring Athena. Grabe, 2-0 return